Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba yung nakikita ko ngayon? Bonifacio. Hindi ako maring magkamali. Ikaw nga yan, Rizal. Saglit lamang. Nalalaman mo ba kung nasan tayo ngayon? Sagutin mo naman ako, Rizal. Kaya mo. Ako'y nalilito rin ngayon, katoto. Nais kong malaman kung ano ibig sabihin ng lahat ng ito. Alamin ko. Sasama ako sa'yo, Rizal. Nalalaman mo ba? Aking labis na hinahangaan ng mga aklat mo noon. Tagos sa aking damdamin ang bawat salita. Lalo na yung el filibusterismo. Kay tapang at kay talas ng mga salitang iyong kinatha. Tunay na nakigising ng diwa. Nararamdaman mo ba yan? Ano, Rizal? Emilio? Saya ka na? Saya ka na sa pagpapagahasa sa aking asawa? Sa pagpapabaris sa aking kapatid? At sa pagpapataga sa akin ng paulit-ulit? Kontento ka na ba? Sa kang hayop, Aguinaldo! Tumayo ka rin! Walang alis. Bonifacio, kumbalma ka! Pakinig kayo sa akin. Tayo na lamang ang magkakakilala rito. Walang pisa ang inyong pag-aaway. Ayusin nyo ang inyong mga sarili. Uulitin na nakaraan kung yun gusto nyo. Punyeta! Init! Lumabas ka! Tae, anong problema mo? Ouch, kuya! Ano ba? Tumingin ka nga sa dinaraan mo.
Gago. Taitong! Sumpa! Ah, sasakali mong bayan! Nyeta! Bitawan niyo ako! Walang pagkakas mo sumpa! Kamangas na yan! Pakawalan niyo muna siya. Makinig ka! Bitawan niyo ako! Kayong tatlo! Makinig kayo sa akin. Wala lang tayo sa panahon natin. Nakakita niyo pa ang mga iyan? Ilang dekada nang lumipas. Wala na tayo sa panahon natin. Walang pagtungo ng inyong pag-aaway. Kung meron ang dapat gawin, ayun isang pagtungo. Pero pinak. Pasensya na nga pala kayo sa abala. Okay lang yan, Lodi. Pero, ba't ba bispo na bispo yung mga brody mo? Anyway, ako nga pala si Jello. Ako naman si Carl. Kayo? Maaari po ba namin malaman kung nasaan kami? Nasa Luneta Park. Wala ka bang Google Maps? Google Maps? Ba't ganyan yung mga suit nyo para kayong magbabon ng wika? Bunyeta, kung bakaling kaya kita dyan? Kung maminahon ka kaya? Mga Gino, napapansin nyo naman, di ba? Alin? Kaya hindi ka na nanalo kasi hindi mo ginagamit yung kukunin mo. Punitin ko kaya bungama mo. Mga diputa. Kung makinig kaya muna kayo? Kung napapansin nyo, napakalaki na nagbababago sa pamamaraan ng pananamit at pananalita kumpara sa panahon natin. Ayaw nga sa pang Google Maps. Sa tingin ko, isa yun sa mga makapangyaring armas. Sa tingin ko, kailangan na natin umayon sa takbo ng itong ginagalawan natin ngayon. Sa pamamagitan ng pagsama natin sa dalawang binatang ngayon, maaari tayong makakamit ng mga impormasyong maaaring tumulong sa atin upang masagot ang mga buwabagabag sa ating isipan. Ito nga pala si Joseph. At ito nga pala si Anthony. Ray Anthony, huwag naman tayo lagi peace mode. Chill naman minsan. Kaya nga. Ako naman si Andrew. Pala. Oh, pre! Yung pala si Emily! Yung weak sheet! Pagpasensya nyo ng alipan. Makakatakanta doon sinasabi nyo ako. Mga Gino, maaari pa namin malaman kung saan kayo makakukuha ng mga damit na tulad ng sa inyo. Sa mall pare. Don't tell me, di pa kayo nakakapunta doon. Instead, kita atatang mga to. Tara na lang, let's go to the mall! Buti na lang malapit. Let's go! Chicken fillet. Akin na no, spaghetti, tapos ito burger. Na kaya yun sa kumura nyo? Ano ba naging pagkain ng basura? Sarap kaya nito, try mo nga muna. Ano kung tigpa na lasa na yan? Lumayo kayo sa akin. Bala ka. Mukhang pagkain mula sa bansang Amerika. Pinaka ba nilang bansang Pilipinas matapos ng kasliwa? Joseph, nag-drop out ka ba ng high school? Ginong Jello, ano kaya mo sasabi mo sa lagay ng Pilipinas sa ngayon? Okay lang naman. Pero kasi yung Philippine peso parang ang baba ng halaga kumpara sa dollar eh. Saka, natural lang naman kasi third world country tayo.
Parang di yata kayo sanay sa pamumuhay dito. First time nyo lang ba sa Maynila? Ah, ganun ba? Kaya pala parang nawiwirgo kayo sa culture namin. Pagkapos nito, bigyan namin kayo ng tour. Mga Gino, sa tingin ko, hindi na tayo makakabalik sa nakaraan. Bakit yun naman sabi ni Jose? Sapagkat, sa pinakauling naalala ko bago ako makapunta rito, ay ang kaparosa, kamatayan. Hindi mo bang sabihin na hindi na tayo makakabalik? Sa pagkatapos ng ating buhay sa nakaraan? At sino ba may kasalanan? Ba't naman tayo at nandito ako? Ang malaga ay kung paano tayo makikialubino ngayon sa pangmaraan ng buhay ngayon. Girl, parang napaka-tahimik na. Don't worry, pre. I got you. Tapos, Mario, Joseph. Saan ba nang gagala yung kaingayan na yan? Oh my God, pre. Di mo kilala si Shanti Do? Shanti Do? Nakakaisa talagang kaingayan na yan. Mas maayos pa nga ako magsulat at mas maganda kumanta kaysa sa kanya. Sige nga. Sample nga. Wala akong gitara ngayon. Carl, hanggang dito na lang kami. Sure na ba kayo? Kung gusto nyo, pagpasalamin kami. Kayo, ngunit, kahit dyan mo na lang kami dalas sa tabi. O sige, mag-ingat kayo. Kala ulit tayo sa susunod na pagkikita. Enjoy your stay, ah. Hanggang sa muling pagkikita. Ginoong Carl, sira yata ang iyong pinto. Babalisa ka ba sa musika nila? Kung gusto natin makiangkop sa panahon ngayon, hindi tayo pwedeng umasak na Ginoong Carl. Sangayin ako sa sinabi ni Rizal. Kung kaya nilang maintindihan ang paggamit ng mga makabagong gamit na yun, ay kayang-kaya rin natin gawin. Bilang isang tunay na lalaki, mayroon akong dignidad na hindi umaasa kanino man. Sandali lamang. Akayanin niyo ba na mabuhay dito? Huwag kang mag-alala. Hindi natin makakalimutan ng isa't isa. Pwede pa naman tayo magpadala ng liham. Paalam, mga kaibigan. Hanggang sa muli.
saan na kaya sila? Kumusta na ba, Rek? Okay lang. Oh! Tipid naman ang sagot mo. Kaman ka rin. Mukhang mainit pa rin dulo ako sa'yo. Oh! Ano nangyari niyo? Ah! Wala naman. Dito ako sa tabi ko. Bakit? Tagal mo. Saan siya na? Tinatapos ko pa yung sinusulat ko eh. Oh! Diyan na pala si Anthony. Saan siya na? Medyo may nakasigasong pa kasi ako eh. Oh! Hindi siya pala kayo Al. Okay lang naman. Eh sa totoo niyan, parang mas nagugustuhan ko yung buhay ko ngayon. Kasi feeling ko, malaya ako. Lalo na sa pagsasabi ng mga saloobin na paniniwala ko. Di tulad nung dati na pag nasabi ka, mapapas lang ka na lang. Kayo ba? Ako, okay lang. Pero mas gusto ko yung dati. Kasi mas payapa, mas stricto. Sumusunod talaga yung mga tao sa batas. At kitang-kita yung kultura natin bilang Pilipino. Hindi tulad ngayon na parang nawawala na yung identidad natin. Sus, nasasabi mo lang naman yan kasi presidente ka noon. Parang yabuhay mo. Ginto ko tsara, lagi nasa bibig mo. Kung anong hingin mo, magbibigay sa'yo. Hindi mo na alam yung buhay ng ordinaryong Pilipino noon. Buhay namin. Hey, kasi tama na yan. Ikaw, Anthony, kamusta ka? Okay lang naman ako. Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko pa rin yung dati. Yung kultura natin noon. Bongo. May pagkakakilanlan. May identidad, kumbaga. Tsaka yung mga sundalo natin ngayon, parang tuta na lang din administrasyon eh. Parang mali pag ginawa mo ang tama. Tama na nga yan. Hindi naman tayo naririto para mag-away-away. Kumusta na? Anong ganap niyo sa buhay niyo? Ako, isa na ako aktivista. Mahusay, ako naman isang vlogger. Nagsusulat ako ng mga pahayag patungkol sa mga issue ng ating bansa. Oo. Ayun nga, isa akong sundalo. Oh. Ikaw, Emil. Ano pinagkaabala mo sa buhay? Nagtatrabaho ako sa isang opisina. Anong klaseng opisina? May problema ba? Bakit pangangarap ka sabihin sa amin? Ang totoo kasi niyan, nagtatrabaho ako sa isang opisina. Sa administrasyon ng Pangulo. Ano? Taksil! Nasa tamang pag-isip ka ba? Alam mo ba yung ginagawa mo? Kami ng tatlo nagpapakahirap para ayusin tong bansang to. Ang bihira! Nakakatawa nga naman. Hindi talaga nagbabago ka sa isayin. Kung taksil ka dati, kahit sa pangalawang buhay mo, taksil ka pa rin, Emilio. Hindi ko na alam gagawin sa'yo, Emilio eh. Bahala ka na. Ayos na pala ako, Joseph. Hindi na pala ako ito. Pag-isipan mo muna yan. Saan ka ngayon? Pwede ba kitang makita? Ako, di ata ako pwede. Sa trabaho kasi ako eh. Dinakip nila si Rizal. Hindi ko alam gagawin ko ngayon.
Kumalma ka muna. Baka naman nagkakamali ka lang. Di maaari, Luna. Tinignan ko na sa balita at siya nga ayun. Tinignan ko na rin ang vlog niya pero wala akong makita. At ang Facebook niya hindi na siya active. Hindi maaari yun. Sige, ano ba ang pwede natin gawin? May bala ka na ba? Bala ko sana gumawa ng rebellion. Gusto ko na kasing itama ang lahat. Dati hindi ko siya nailigtas. Ngayon na ata ang tamang panahon upang itama ang lahat ng aking kamalian. Sige, ako ang bahala. Kakausapin ko na lang yung mga kasama ko dito para mapagandaan na rin namin ito. Sige, maraming salamat, Luna. Tatawagan ko rin si Emil. Baka sakaling makumbinsi ko siya. Siguro naman may konsensya siya at gusto niya magpakalang sa kabila ng lahat. Sige pare, mag-iingat pa rin tayo. Nagbabago ng balat ng mga ahas, pero hindi na kanilang pagkatao. Hindi kami titigil hanggat di mo siya pinapalaya! Tingin nyo na to kung ayaw nyo magkasakitan tayo! Hindi kami takot sa mga bahala nyo! Palayain nyo siya! Sige, Antonio. Papunta na ako. Nandito na ako sa abandonadong usali. Kung saan sinabi mo nandito tayo magkikita. Hintayin kita dito. Pakibilisan!